Ngayong araw nga pala mga mare ay nagkayayaan na naman kami magkakaibigan na magpiknik. Magluluto nga kami ngayon ng ginataang kalabasa na may hipon. Matagal na talaga naming pinaplano na magluto nito mga mare, kaya naman nung nakatawid nga ako sa bayan at nakabili nga ng kalabasa, ay sabi ko nga ay ipush na nga namin. Dito nga pala kami magpipiknik sa likod ni na Kathleen at sobrang namiss ko nga ang lugar na ito. Matagal-tagal na rin kasi kami hindi nakakapagluto dito mga mare at ngayon na nga lang ulit na ulit. Pagkarating nga namin doon mga mare ay sinimulan na nga naming intindihin itong mga sangkap ng aming lulutuin. Binalatan at ginayat na nga rin namin itong kalabasa pati nga ang sitaw. Pagkatapos naman ay inintindi naman itong mga kaibigan ko ang hipon at tinanggalan na nga nila ito ng bituka. Hindi ko nga alam na may tinatanggal pa pala dito mga mare dahil kapag nga ako nagluluto ay basta luto na lamang. Abay malay ko ba diyan? Tumulong na nga rin ako sa paggagayat nitong kalabasa at sinunod naman namin itong bawang pati ang sibuyas. Nang okay na nga ang lahat ng sangkap ay nagpalingas na nga rin ako ng apoy. Sobrang namiss talaga namin yung mga ganitong ganap mga mare dahil medyo natagalan nga bago ulit kami nakapag-picnic. At nung medyo lumakas na nga ang apoy ay nilagay ko na nga ang kawali at sinimulan ko na nga rin ang pagluluto. Nagtataka lang talaga kami mga mare kung bakit pagka nga mga nanay ang may picnic ay parang children's party at kasakasama at kasunod na nga ang mga anak. Pero kapag mga tatay nga nagkasama-sama at nagkaimpok-impok ay wala man lang anak na sumusunodan eh. Mabuti na lang talaga at malalaki na nga ang mga anak ko at may mga sariling isip na kaya wala na nga bumubuntot sa akin. Habang ako nga yabala sa pagluluto ay tingnan nyo naman itong mga kaibigan ko at busy rin sila sa pag-inom ng kape. Tingnan nyo naman itong isang ito ay bangka, liliit na babae, ibang laki ng baso. Ginisa ko na nga dyan ang hipon sa bawang at sibuyas para medyo mawala-wala nga ang lansa at pagkatapos ay binuhos ko naman ang masustansyang kalabasa. Ginisa-gisa ko nga lang yung kalabasa mga mare at pagkatapos ay sinunod ko na nga rin ang sitaw. Hindi ko nga alam kung bakit napakasaya namin ng mga oras na yan at nakalimutan ko na nga kung ano ba ang pinag-uusapan namin dyan. Diyos ko day. Nakalimutan ko na nga rin i-video pati ang paglalagay ng pangalawang gata dahil sa aming kwentuhan. Nilagyan ko na nga rin ito ng pansit bihon dahil bang sarap nga niyan sa ginataang kalabasa. Hindi ko nga alam kung naglalagay ba kayo ng pansit bihon pero dito nga sa lugar namin ay naglalagay talaga kami niyan. Pwede nyo bang i-comment sa comment section kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakakaabot ang aking mga videos. Nakakatuwa lang kasing mabasa sa mga comment na nakakarating pala sa pinakamalalayong lugar itong mga ginagawa kong mga videos. Nilagyan ko na nga rin ito ng mga pampalasa mga mare at ang chameter na nga lang din ang ginamit ko dahil depende na rin naman sa inyo kung gaano kaalat or katamis ang gusto nyo. Nagdagdag nga lang kami dyan ng tubig dahil natuyo nga yung sabaw niya sa paglalagay nga namin ng pansit bihon. Nang mailagay ko na nga ang mga pampalasa ay tinakpan ko nga muna ito. Palalambutin at pakukuluin ko nga lang ito mga mare at pagkatapos ilalagay ko na nga rin ang kakang gata. At syempre kaunting dagdag na nga lang kung ano pa ba yung mga kulang na lasa. Nagdagdag nga lang ako dyan ng asukal dahil mas masarap nga dyan yung may kaunting tamis. Hindi ko nga alam kung bakit puro gulay ang gusto namin nitin mga mare, siguro ganun talaga mga nanay yan eh. Kung hindi nga laing ay etong kalabasa ang gustong gusto talaga namin kakainin. Nang tikman ko nga ito ay ayan, kinulang pa nga sa alat kaya nagdagdag pa nga ako ng kaunti. Sitting pretty nga lang itong mga kaibigan ko at sabi ko nga ako na ngang bahalang magluto at bahala na nga rin sa lasa. Diyos ko dahi mga mare, napakasarap talaga nitong ginataang kalabasa namin. Kapag talaga wala kaming magawa dito sa isla, yan nga ang pagpipignit ng aming pinagkakaabalahan. Dahil bukod sa nakakatipid na nga kami sa ulam mga mare at paminsan-minsan nga ay may uwi pa kaming ulam para sa aming pamilya. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, pa-follow na rin po. Yun lang, maraming salamat sa panonood, Dani.